Idol, magandang umaga sa inyo lahat. So, kasama ko si Boss Pau Ramiro nga po, mga kaibigan. So, nakita kami, so nag-breakfast kami kanina. So, nakita nyo yung dinala namin. Ito yung pag-aari ng gobyerno. Bakura namin. Bakura nila Boss Pau ito, mga kaibigan. So, mga kaibigan, Boss Pau Ramiro nga pala, bagong lahat, meron siyang YouTube channel, Fat Finger. Pakicheck na lang. Ilagay ko sa description sa baba. Sa mga matatabang dali. Pero pare, bakit nga pala? Bakit Fat Finger? Mataba kasi yung daliri ko talaga. Diba pag nag-instruments ka, no? Yeah. Gumagamit ka ng kamay yung halos lagi. Talang mahilig ko sa F. F, yung letter F. Ah, letter F. Oo. Ah. Ang ganda kasi yung letter nga. Yeah, nakita ko nga yung ano. Diretso, tapos dalawang ganun. So, yeah, nakita ko nga. Fat, tapos mataba naman ako. Tapos yung finger, nilagay ko na lang. Tagal lang. Wala bang hidden na bastos o wala naman? Bastos ako, pero hindi ko siya naisip. Naisip mo ba naisip? Hindi ko naisip. Naisip po yun. Naisip ko talaga yung finger na. Then, naisip ko para sa gitara. Eh. Sa gitara din, pag nagaganon ka. So, hindi naman ako shredder kagaya ng mga kaibigan natin, sina Rick, na nag-YouTube din. Hindi ako machine. Ano yung shredder ba? Yung mabibilis yung kamay, yung mga virtuoso sa gitara. Ano lang ako, yung tipong beginner, chords. Tas, wow. Ambola. Madaldal ako, sorry. So mga kaibigan, so sa mga hindi nakakilala masyado kay Boss Pau Ramiro, mga kaibigan. So, pwede ba kang tawagin musician? Pwede, no? Lahat naman. Tayo feeling ko musician. Di ba yung music originate siya nung mga caveman? Nung tatambol sila. Doon pa yun. Yung mga music na yun, di ba? Pero it's a form of communication yung music. Okay. Di ba? Nasa ibang bansa tayo. Pwede. Yung manonood ng channel ko, pwedeng Pilipino, pwedeng English, pwedeng Espanyol. No, international kasi. Oh, ano lang naman eh. Music naman eh. Yeah. So walang ano. Pero pare, mabalik tayo way back sa Pilipinas. Mga ilang taon ka nag-start magtipa ng gitara. Nagpiano ko talaga muna. Piano talaga? Oh, note. Yung nanay ko kasi may friend siya na teacher. Na piano teacher. Okay. Nanay ko teacher din. Guide na guide kami eh. Pag Sabado sa Pilipinas, umaga. Sabado umaga. Kailan mong punta sa ano, sa piano lessons. Sabado na umaga tol, nandun yung mga cartoons. Yung mga Voltes by. Oo, di ba? Oh, yung mga alas Scooby-Doo. Umaga. So, ayun. Pero okay lang, hindi. Pero piano. Piano. Nanota kami. Parang doon na yung parang curiosity na... And then... Ako naman, nagustuhan ko. Lagi lang ako pinapagalitan kasi gusto ko yung areglo ko. Yung ate ko, yung nakakabisan niya talaga yung pyesa. Ako naiiwan ako kasi may pyesa. Pero hindi ko sinusunod yung gusto ko yung... May mga notes. Gusto ko yung ako lang yung yung feelings ko, yung yun. Pero family kayo ng, family kayo ng musician. Nanay ko nagigitara. Tapos, halos lahat sila nagpa-piano din. Kasi di ba sa Pilipinas, lagi parang may piano Sa bahay. Lalo yung pagka-entrada mo ng bahay, agad makikita mo. Kasama yung sani, sa mga furnitures, sa mga Tapos, nung nasa school ako, bata pa ako ng mga grade 1, nagpa-piano. Inaano kami, talagang grade 1, kinder pa nga yata. Malit pa. Parang naging innate, parang naging normal na sa amin yung parang pagbabasa ng nota sa piano. Tuwing Sabado, ganun. Tapos yung sa bahay. Lalo pag bakasyon siguro, araw-araw. Natuto kong mag-chord sa piano na kumaka pa ako sa mga kanta na naririnig sa radyo. Then, pero nung high school na, siyempre, 90s tayo pare. Then nung mga OPM ang kalakasan nun eh. Kalakasan ng OPM. UMD. UMD. Mas street boys. Kasi mga klasiko lahat. Dancer. Ako music. Diba may mga binder ka pa nun? Ano may binder? Yung binder ko, Lalagyan mo ng poster ng Guns N' Roses. Poison. Poison. Poison, nagsaka. Kung hindi poison, basketball. Sinashak ko. Yung mga Jordan. Gusto kong magpasikat, tol. Wala.
Hindi mo naman pwedeng dalhin yung piano. No. Sa ano, sa school, no. So nagpabili ako ng ano, ng gitara. Gitara talaga. Sinabi ko, Gibson pa 'yun, Gibson, oh, Gibson na kopya. Oo, kopya. Pero kasi bihira nung ano, nung high school tayo pa. Siyempre kasi kata ng mga daan sir noon eh. Oo. Paano kayo? Paano elementary, ka, elementary ko noon. Elementary, paano ka? Tanda ka na. Bitter ka kaluyo pare. Grade 4, grade 5. Grade 4, grade 4. Pero yeah. Pare, nung mga 90s kasi, ako kasi ano eh, parang na ano ko, dancer kasi ako oh, nun eh. Dancer ka ba nun? Oo, hindi naman, sumasayo-sayo lang. Ang dami nun, di ba? Solid Gold, UMD, Street Boys. Street Boys, Maneuvers. Maneuvers, oo. Oh. Meron pa eh, marami. Kasi dami nun. May barkada akong grupo sila, pero bibihira lang kayo pare. Pag napansin mo yun, or more on dancer kasi. Oo, oh, nung time na. Nung 90s talaga, sinawawi, di ba? Sinawawi, oh, Guzman, yeah, Street Boys, yan. Yeah. Tapos ako, music, kasi nga, hindi mo na ako magsayaw. Oh. Tapos yung pamilya ko, yung mga tito ko, may plaka pa nun talaga, hindi po, ano yun eh, mga metal, oh. Mga Lynyrd Skynyrd, mga, yun yung mga pinapahingan ko. Tapos, pero sino naka-influence sa'yo ng mga, yan, mga rock music, mga hardcore ba tawag, hardcore ba tawag? Rock? Ayun nga. Kasi piano nung una eh. Oo, oh, classical, tapos, pumatok yung Eraser Heads tol eh. Diba eh, Eraser Heads. Parang, River Maya. Parang tingin ko sa kanila, ang cool-cool nila. Cool eh, no? Ang cool eh, no? Tsaka yung formahan nila, cool pa siya mo. Oo, tsaka parang pattern sa Beatles. Fan ako ng Beatles nun. Meron tape nun eh. Kasi tape pa nun eh. Na parang Beatles na from 1960 to 1980. Parang yung ano pa yung mga best of ano pa oh, parang ganun. Tapos side A, side B pa kasi oh, doon. Tapos may Queen din, may Queen. So doon ako na ano talaga na-inspire sa Beatles saka sa Queen. Tapos mananawa kasi syempre eventually. Hindi mo mananawa, parang maghahanap ka rin ng iba. Iba naman, parang ibang genre naman lang. Nakita ko ngayon yung mga plaka ng mga tito ko, mga mas mabibigat. Tapos yung mga barkada, nakita nila na nga na nagigitara ko. Yeah. Tol, ano, Eraserheads din. Ayan, Eraserheads kami. Tapos dumating sa baryo ng Nirvana. Hindi yung, di ba, hindi naman bata ka pa, hindi wala pa yung YouTube nun. Wala pa yung YouTube nun. Song hits Nirvana. Song hits. Adi, madadali lang din yung tipa. Yung mga chords. All Apologies, yung mga ganun. Poly. Adi, din Nirvana, tapos bili ka ng tape. Tapos, ano pa. So, try mo mag-record pa rin. Oo, feeling ko nga ito. Malabas tayo sa music. Kaya tayo, di ba, yung mga generation natin, pasensyoso. Oo, tingin ba? Kesa sa mga bata ngayon. Kasi tayo, nagre-record tayo sa tape. Inabangan natin yung mga favorite music natin sa radyo. Sa radyo. Di ba yung mga karaoke? Oh. Yung double tape na gano'n. Oh. Tapos, nagre-rewind ka ng lapis. Kaya gano'n, no? Tsaka tansyahan nun. Tansyahan nun, no? Bumili ka ng tape. Ba, nabasa mo yun, eh, no? Binabasa mo. Tinanong mo, barkada pala nito yung Electric Sky Church. So, barkada pala nito yung Lords of Mother, yung mga ganun. So, maghahanap ka ngayon. Parang ganda ng pangalan na ito. Angas, no? Angas. Oh, pangalan pala, parang wow. Electric Sky Church. Yeah, wow. Ano ka ngayon? Hahanap ka kung saan ka makakakuha ng ano. Yeah. Tapos doon narinig mo, putya, ano pala yun? Angas. Ang bagsakan. Matindi pala bagsakan. So, sarap sa tech. Nasarapan ako. Adi, simula nun, nagtingin-tingin ako ng mga kaparehas na tuntugan nila. Nakapasok na ako sa mundo ng... Naging metalhead ako, kumbaga. Yeah. Pero pare, for sure, meron kang banda. No? Sa Pilipinas. Anong pangalan? Pilos lang ako. Spring Break, pre. Spring Break, yeah. Spring Break. Oo, sa Pilipinas. So, nagkano na kami ng ano eh, ng demo na CD. Nag-try kayo sa mga radio station, no? Hindi, ano yun, yung mga production nung araw, yung mga gig. Hindi nga production eh, parang nagpapag-gig kami na with a cause. So, hindi naman kami, sumasali kami sa gig na may mga cause. Na imbes na entrada ng ano, libro, gano'n. So, yung grupo ng mga open-minded na tao, na ano.
ayun, doon kami nakakapasok. Tapos minsan nga, nakakaroon din kami sa Maynila. Pero kailangan mo magbayad. Tutugtog ka na nga. Magbabayad ka pa. Ng entrance. O, magbibenta ka ng tickets. So, na ano mo yung club dread? Hindi ako nakapasok sa Club Dread o doon sa Merits. Yun daw yung makasikat ng araw. Oo, papatay na yung Club Dread na nung... doon sa may EDSA. Sa Kamuning, nung paano na kami. Dadaanan ko lang. Kasi nga, doon away ko nung dati. Pero nung ano, wala na sa radio. Noon, hindi kami nakatugtog kami sa ano, sa mga ibang parts na, sa Malate, sa... Alam ko nakapag-merit kami isang beses, pero hindi ko na maalala. Sa may UST. Nag-start kami talaga sa probinsya. Yung ano. Pero nga, kasi sa atin, pag banda ka, wala silang pakialam kung ano, alam nila banda ka. So, yung anak ni ganyan, nagbabanda yan. At tara, imbitahin natin sa piyesta. Dami nagre-request. Hotel California. Eh, siyempre, yung tugtugan nyo. Hindi naman kami. Hindi naman yung tugtugan namin. Eh, paano yung ganun-ganun? Parang ganung strategy. Kaya pare, ano, just once, mga ganun. Pare, mga ganun, pare. Siyempre, tugtugan nyo, pare. On the spot, eh. Hindi ko kami kumakalap lang, ano, eh. Ng request, eh. Yung kasunod ho namin. Lusot na, eh, no? Oo, para. Pasa mo sa kanila yung bola. Ganun po yung tugtugan nila. Oo, ganun po yung... Ayun, doon po kayo mag-enjoy. Pwede. Kahit nagarit yung kasunod namin. Nakita kita, meron kang pinost sa Facebook eh, na tumutugtog ka rin dito. Ah, dito. Parang nadala mo yung talagang... Daladala mo na sa puso mo talaga yung ano, music ano talaga. Po yun? Solo act. Solo act po yun sa ano. So, kasi nga nag-gitara. Oo. Parang umalis naman ako sa pagiging ano, sa pagiging hardcore. Parang ambient music yung ginagawa ko. Paano yung ambient music pa rin? Anong ambient yung parang yung pampatulog sound. Pamasahe sound. Hindi yung rock vibe. Mga effects, mga yung masarap daw sa ang dami nang sinasabi masarap daw sa tenga. Yung mga delay, reverb, mga ganun. So, effects. Isa parang nag-originate siya sa shoegaze. Isang parang Haponesa na nagmo-monologue. Tapos sabi, naghahanap ng gitarista. May isang ano, si Mark Malapitan, na-recommend yung YouTube ko dun sa grupo ng ano. Na-recommend niya dun sa Katarsia. Sabi, ito nang gigitara, ano. So, sumakto yung style ng pagigitara ko dun sa monologue niya. Kasi parang ako naglalagay ng feelings dun sa... Habang tumutula, tumutula siya nang nagagalit siya, tumutula siya nang nai-love siya. So, ano, parang ikaw na lang yung parang kinakapa mo yung monologue. Parang ganun. Oo, parang nilalagay. On the spot, parang pinapala, ganun. No? Kumbaga, galit siya. Pag papalakasin ko yung feeling niya, maglalagay ako ng heavy na tugtog. Oh, okay. Tapos malungkot siya, maglalagay ako ng mellow. Hindi naman ako magaling mag-gitara. So, pero mahilig ako magkuting-ting ng mga pedals, effects. So dun... Doon na po. Sarap nun kasi bayad yun eh. Yun ang maganda, tsaka maraming tao. Tsaka madaming tao, tsaka contacts din. Contacts din. Ano eh, parang ano eh, pare, nung nakita ko nga, nung nag-beat tayo sa isang restaurant ko, naging friends tayo sa Facebook, nakita ko yung, matindi pala ito sa amin. Matindi! Hindi, pare, kasi syempre, bibihira yung mga gano'ng Pilipino na, lalo dito sa Spain, pare, bihira yun. Sabi ko, okay ito, sabi ko. Madami, madaming magagaling tol, madaming magagaling dito. Yan, sina Rick, yung mga banda din na Jamil. Ano magagaling sila? Ako, ano lang ako talaga, yung sa feelings ko lang. Yung ano nararamdaman. Kasi parang nagtatrabaho tayo ng 10 oras, no, sa isang araw. Pag umuwi ka minsan, gusto mong mawala ng stress. Mawala. May bata sa bahay. So, yung TV di mo magalaw kasi puro cartoons. So, mag-gitara ka na lang. Gitara. Dati, acoustic. Si Mrs. Binilan ako nung ano, ng gitara. Na electric. Drummer kasi talaga ako. Ah, drummer talaga. Walang, pare, mula piano, gitara, ngayon drummer. Nung yung sa spring break, yung sa Pilipinas, drums sa hawa ko doon. Drummer talaga. Pero nagigitara pa rin ako. Pag nagsusulat ng kanta. Vocalist. Vocal lang. Kakalbo na eh. Kaya hindi ako nagpapagupit eh. Malapad na rin. Para may maiwang buhok. Malapad na rin ako. Nakita ko naman,
nag-boom yung YouTube. Ang daming musicians na nag-YouTube. Siguro, isa na ako. Oh. Pero ako, nagtatrabaho pa rin ako. Kasi may mga musicians na talaga na, maiging nga yung nagpa-podcast sila. Ayan, ganyan ginagawa na. Future plans. Sa mga future plans about sa music na pwede mong gawin dito sa Filipino community o dito sa Spain ba? Filipino community. Tayo-tayo na lang. ganun. Siguro kung gusto na lang sa Independence Day, tumutog na kami dati doon. Events to, kagaya dati pag Independence Day. Sa alos lahat ng Pilipino nandun, ano? Gabi. May invite nila si Napiolo Pascual. Hindi ko nalala mo na, ano? Sana makatugtog ulit. Lahat tayo dito nagtatrabaho. Pero pag may isang date na ganun, siyempre, ton may gig nga pala sa ganyan. So yung mga banda, hihingi sila ng day off eh. Maghahandaan talaga. Maghahandaan. So doon, masaya kasi nagkikita-kita yung mga banda. Nagkikita-kita, kakain din pagkatapos. Parang pwede ka makakilala ng stranger na pwede mong maging kaibigan, barkada, tropa, pagka tuwing may events na pwedeng kayo magkita-kita. Kasi dito, bihira naman tayo magkita eh. Kasi bihira tayo magkita eh. Parang yun na lang yung parang pwedeng lugar araw na magsama-sama yung mga... Saka hindi lang musicians, saka yung mga ano, mga mahihilig sa music. Meron pa nga minsan mga Espanyol na nanonood kasi yung music ng Pinoy kasi parang influence ng ano eh, ng Billboard ng charts. Yes. Billboard charts. No, yung mga iba kasi US music natin eh, no? Parang halo-halo eh. No. Halo-halo. So, nanonood din yung mga Spanish. Kasi parang minsan nakarinig ako ng parang rock ng o hardcore ng style. Iba yung sa ano iba natin eh. Hindi ko sabing maganda to, magaling to. No, parang iba lang. Iba lang yung parang concept. Parang iba sa iba, concept iba sa yung pagmaririnig mo parang, ah, puta, Pinoy ito. Ganun, ganun. Mumura ka rin, ha? Hindi, okay lang. Lalo ito yung pare, okay lang. Wala namang problema sa vlog ko. Pwede kang bastos dito eh. Kasi, ay, tapit din tayo dito. Sa gabi dapat, sa gabi. Ano bang mga abang sa Pathfinder sa YouTube channel ba? Ano ayun mga po. Bago? At the moment, naglilipat kami ng bago. Hintay, oy, pwede mo yung vlog yun ba? Ayun pag, oy, maglilipat ng bahay. Kung paano may ni si Mrs. Tuloy-tuloy lang, no, na paggagawa ng music. Wala naman masyado nanonood. Hindi, okay lang. Nilalagay ko lang. Tuloy-tuloy lang. Oh, nilalagay ko siya para, ano, para hindi mapuno yung cellphone ko ng mga videos. Oo, tama yun. Pero ito, totoo yun. Doon mo lang talaga sa YouTube. Tinatapong ko sa YouTube para mapabang... Kahit ilang hours, pwede naman eh. Future friends din siguro gagawa ko siya. Yan. Hindi, future pa lang. Oh, yeah, natin. Kasi di ba, madami na akong... Siguro may mga 5-6 na video ko na nagsulat ako ng loops. Okay. Ng loops, siguro. So, nag-ano ka rin ba rin? Nagko-compose ka rin? Yung mga loops ko, ako nagsulat. Meron akong mga ano yung mga cover ano yung actually yung mga cover pampadami lang talaga na para madagdag para mapuno eh no? Mapuno lang para syempre yung mga ibang na lagi na lang ganyan lagi so eh mahilig din naman ako mag syempre hindi ka naman pinanganak na ikaw na nagsusulat eh fans ka rin ng ano ng ibang banda Deftones so ng kung ano new wave new mahilig ako sa new wave pero pare tanayin kita kung isang banda na local muna tayo, ano yung pinaka sa yung idol na idol mo talaga? Razorheads. Razorheads. Bakit? Pwede isang banda ang hirap eh. Hindi, meron. Yung ngayon nga. Isa lang. Razorheads. Razorheads ba? Tapos, kung pipili ako, ano pa natin, nasalayan pa natin. Sige, kung sige, pipili sige. Ako ng, ano, ng album ng E-Heads, Circus. Circus, oo. Oh. Yun! Circus. Naalala mo, diba, binabasa mo ba yun, Inlays? Hindi. Yung, di ba yung mga nakasulat nila, yung, tuwan-tuwa ko din yung Richard, Erica. Hindi ko natanda. Yes. Pero kasi, yun yung Circus. Matinda yung album na yung pare, sa Olinjan. Anong gusto mo doon? Lahat. Sembreak. Kasi lang, ano na eh. Lahat Sembreak, ano? Saka yung, ganda. Super Proxy ba nandun? Hindi. Super Proxy ba? Caterpillar na yata eh. Parang Caterpillar na yata. Pero Circus nandun yung With a Smile, no? Parang wala.
o minsan. Basta, Sembrick na. Doon sa may circus din yan. Eh. Sembrick na alala ko. Nung narinig ko yung Sembrick. Hey, Jim. Hey, Kim. Kamusta ang bakasyon? Nakaka-relate ka kasi. Yeah, yeah. Kasi nag-aaral tayo nun. Sembrick. Pero, kumo elementary ako, hindi ko alam po ano Sembrick. Eh, may shota na ako nun eh. Assembly, di ba, sa college. High school. Pero high school to elementary tayo. High school. Sige na nga, high school. Dahil tsaka minsan. Oo, ayun pa, yung minsan. Barkada kasi. Pasok sa puso yung minsan eh. Kasi barkada. Barkada siguro yung EH, sila yung Apo Hiking Society. Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos sa 90s, siguro urban na. Urban. Pare, foreign man. Salang. Para medyo luma o bago? Kahit ano, of all time para sa'yo. Of all time? Kasi nag-e-heads na ako, so hindi ko na pwedeng sabihin yung BTS. Kasi parehas lang. Oo. Yan kasi di ba e-heads ang BTS ng Pinas? Oo, oh, BTS ang Pinas. Kahit, so, sorry po sa River Maya, pan-napan ako ni Rico Blanco. Tsaka, genius yun, no? Si Rico Blanco. Rico Blanco. Oo. Genius. Hindi na, no? Nag-gitara, nag-piano, susulat, nagtitinda ng suka. Pinapanood ko yung vlog nun. Si Rico Blanco. Nag-enjoy. Ang sarap niya mag-vlog kasi... Smooth, no? Smooth siyang magsalita. Sana pag... Kahit nga nasa bahay siya, Mami, hello. Parang ganun siya mag-vlog eh. Ang galing, no? Sana pag nagsalita tayo, parang ganun tayo ma-refine, no? Hindi yung... Kasi pag nagsalita tayo, parang tayong taga-kali eh. Walang iyari ako magsalita namin dyan. Hindi, napaka-ano niya. Ang galing, no? Educated. Educated. Ang galing. Pare, foreign. Kaya patagal natin yung pampampahaba ng views. Pampampahaba ng views. Ano? Deftones. Kasi... Ewan ko, pwede akong makinig ng Deftones buong araw. Kahit pa ulit-ulit. Kasi ang sarap nilang pakinggan. Yeah. Hindi ko alam ah. Pag uwi ko nga, papakinggan ko. Lahat ng CD nila to. Lahat ng CD. Wala akong CD hindi nagustuhan ng Deftones. Lahat ng Deftones. Lahat ng album nila. Sarap sa tenga. Sarap sa tenga. Pare, kanta. Kanta naman. Kanta. Kasi sa ating mo, pagka tinutugtog mo siya talagang... Ito yung wow, parang alam mo na, yung parang galit na galit na yung asawa ko dahil ganun, yung wala ko ibang magalit ka na okay lang yung ganun. Wala ko ibang tinugtog kundi yung tonight ng Smashing Pumpkins. Anong tanong? Yung time is no time at all, never ever leave. So parang orchestra yun eh. Yung panorin mo, pre. Panorin ko. Pag gano'n. Smashing Pumpkins yung kumanta ng 1979. Yung kalbo. Yung kalbo. Tsaka yung may parang Japones na guitarist na. Panorin mo. Ang sarap, yun. Kasi natutunan ko siya. Natuto akong magbaba ng gitara, yung down tune. So nakuha ko yung ano yung tipa niya. So every time na kinukuha ko yung gitara, tututugin ko yung rhythm. Misis ko, papasok sa kwarto. Wala ka na ibang gusto. Wala ka na ibang tutugtugin. Teka na. Yun talaga yung... Hindi ko nga ma-record yun eh. Eh, try mo minsan pa. Okay, kasi nga, every time na papasok si misis. Yun na naman. Wala ba kayo ba? Teka eh, kung na-record ko, hindi papakinggan ko na lang. Hi nga pala sa asawa ko ba? Sabihin sinisira. Baka magalit. So, pare, ano lang, ano bang may, ano man, may papayo mo or papayo? Advice sa mga bago? Gustong pasukin yung mundo ng music. Ng music, yeah. Hindi sila ma-burn out sa music. Kasi iba yung, ewan ko, iba yung, sana tuloy-tuloy lang nila. Kasi masarap siya eh. Para siyang, kahit anong sabi na ibang tao, gawin mo lang yung... Oo, gawin mo lang yung gusto mo. Gawin mo lang. Tugtog ka lang, tugtog. Pag kumari, sirahan ka. Hindi mo magaling. Oo. Eh di, ikaw magpagaling. Hindi. Kung sabihin, ano ba yan? Yung ganun. Ang ingay-ingay naman. Eventually, na-accept naman ng tao yan. So kahit naman hindi na-accept ng tao, basta ikaw, accepted mo yung ginagawa mo. Nawala yung dating 90s, no? Yung parang... Boom talaga eh. Lahat ang genre. Oh, yun nga. Sarap na eh. Biscuit na parang hip-hop na hardcore ang style, di ba? Wala. Baby metal. Wala ko nakikitang ganun. Tinan mo ko, ano, mapakinggan ko,
fan ako Slayer, Lamb of God. Mabibigat. Pero yung tinutugtog ko, swabe lang, yung ganun. So, yun yung payo ko. Hello? Oh. Ang payo ko, Hindi kami yan. Kasi pag nag-depend ka sa gusto ng ibang tao, mawala yung drive mo sa kasi yun, sila na sila yung pakikinggan. Parang no, parang paking eh kung ang pakikinggan mo sarili mo, mag-look forward ka para magano. Tapos mag-explore ka pa. Oo, mag-grow ka. Parang ang galing-galing kong mag-gitara, hindi naman. Hindi, as a whole naman. As a whole. Kasi kung makakabaksa na makatulong yun. Yeah, I'm sure. Ako yun ginagawa ko. Yeah. Kung ano lang gusto ko, yun tutugtugin niya ako. O paano? Pare, maraming salamat yan po sa makabuluhan. Makabuluhan? Podcast, no? Podcast, so, no? Gawin natin itong podcast, ganito-ganito lang. Oh, sige, sige. Every client and charts, interviewing. Wala lang, parang ganun lang, pare. Oh, sige. Oh, sige, maganda nga yan, no? At least nagkakaroon ng, wala, content lang. Mag-content lang talaga yan, eh. Mga kaibigan, thank you, pare. Pau Ramiro, paki-check nga po ulit yung Fat Finger TV. Paki-subscribe na lang. Siyempre, yung paki-click nyo yung bell notification para updated kayo sa mga bagong nilabas na video. Mga kaibigan, once again, this is our stream. Peace out to all. Okay. Bye. Yosin mo na tayo.